Okay, so I am recording now, class. So as you know, this class, our topic for today is the life of our mother, class, no? Florence Nightingale. Okay, she is known to be the mother of modern nursing. Based on picture, class, anong naisip mo sa kanya, class? Picture lang, class. Anong napapansin mo? Masungit, sir. Grabe ka naman, masungit agad. Okay. Mga seryoso, sir. Okay. Parang birhen. Well, yun, birhen. No? Ibang level yung birhen. Ano? Sige, mamaya, tingnan natin, class, kung totoo bang birhen itong si Nightingale, class. Okay? Pero, class, sobrang laki ng utang na loob natin kay Nightingale because whatever we have now in nursing, class, it's all because of her. I mean, she started it all, class. Okay? Sige, class. So, let's start, class. Let's get to know her. Class, sabi ko nga, class, in the past, I'll be giving more emphasis on her life, no, na hindi natin gagawin sa ibang theories because siyempre iba to eh, no? She's the founder, she's the mother, class. So, kailangan may special treatment tayo kay Nightingale. Okay? So, let's talk about her life. Alright. So, this is Nightingale, class. And as you can see in the slide, class, she is known to be the first nurse theories, well-known for developing environmental theory, class. Okay? So, pag tinignan natin, class, pag tinanong ka, tungkol saan ba ang na-contribute ni Nightingale sa atin bilang mga nurses? Actually, sobrang basic lang, class. Sobrang basic lang. Hinighlight niya, class, sa kanyang theory, okay, as we go along with her life and her works, class, hinahighlight niya, class, ang role ng environment, class, sa nursing. Diba? So, hinahighlight, class, ni Nightingale, class, ano ba ang role ng environment sa nurses at saka sa patient's recovery? Paano ba nakaka-apekto ang environment in patient's recovery? Diba, class, if you remember in the past discussions, we talked about four meta-paradigms, correct? Ano yung mga four meta-paradigms? Person, health, environment, and nursing. Okay? Tanong, involved ba ang environment doon para mas matulungan natin yung pasyente? Yes. O class, no? Opo. So, kasama siya sa ano sa meta-paradigms because si Nightingale, hinighlight niya na yes, may role ang environment, class, sa recovery ng mga pasyente. Yes, sir. Okay? So, siya yung nag-highlight nun, class. As a matter of fact, when she defined nursing, ang sabi niya, class, ito yung definition niya ng nursing, no? Di ba sabi ko sa inyo, lahat ng theories na pag-uusapan natin, class, may kanya-kanyang definition ng nursing. Base sa kanilang concepts, no? So, according to Nightingale, class, nursing is the art... Nakilaman kasi. Nursing is the art of... Wait lang, class, no? Nursing is the art of utilizing one's environment for his or her own recovery. So, ang trabaho daw ni nurse, class, is to utilize, to use the environment para sa recovery ng mga pasyente natin, class. Okay? Paano kaya yun, class? Okay, ano bang mga elements ng environment, class, ang may role sa ating recovery, class? Let's say, may role ba, class, na makatanggap tayo ng enough ventilation, yung air, dapat ba nakakahinga ng maayos, free-flowing yung air. May role ba yun, class, sa recovery? Opo, sir. Yung warmth, class, yung warmth. Pag yung pasyente dun sa room, ginaw na ginaw, o kaya pwede ding init na init, may role ba yun sa recovery? Yes po. Diba, class? Sir. Diba, exactly the point, no? Napakasimple lang ng theory niya, class. Pero before her, walang nakakaisip ng class. Masyadong, underappreciated, class, ang role ng environment sa health ng isang tao, class. Okay? Sige. So, as we go along with her life, class, and her works, pag-uusapan natin ng mas malalim pa, class, yung environmental theory na yan, class, no? Paano yan ginamit ni Nightingale para tulungan ang mga pasyente niya, class? Okay? Sige. Now, in this slide, you can also see yung birthday at saka yung death day ni Florence Nightingale, class. She was born on May 12, 1820. Grabe, 18, ano? And she died, kailan? August 13, 1910, class. Okay? Alam nyo ba, in her honor, May 12, class, no? May 12, 1820, and August 13, 1910. Sige, bago ako magpatuloy, ilang taon siya nung namatay? Sige nga, pakicompute. Ilang taon siya nung namatay siya, class? 90 po. Okay, class. So, 90 years old si Florence nung namatay siya, class, ano? Okay?
Sige. Sana all inaabot ng 90, no? O anyway, class, alam niyo ba, class, di ba pinanganak siya ng, ano, ng May 12, 1820? Alam niyo, class, sa buong mundo, sineselebrate natin ang International Nurses Day on her birthday. On her birth month, actually. International Nurses Month, basically, ay sineselebrate every May, class. Okay? In her honor. Yan, class. Sige. Okay. So, kung nabubuhay siya ngayon, ilang taon na siya? Sige nga. Ilang taon na siya kung nabubuhay siya ngayon, class? Ha? 200 lang. 200 years po. Old, class, no? 200 years old. Sige. Sa totoo lang, class, ayan siya, oh, katabi mo. Ayan. O, oh, napatingin siya, oh. Sige, mamaya papadalo kita, bahala ka. Ayan, class. O, oh, sige, let's continue. Okay, let's talk about her early life. Okay? Sabi ko nga kanina, class, she's known to be the mother and founder of modern nursing. Now, siguro, one thing that I would like to highlight here is the word modern. Well, alam na natin, being the mother, being the founder, kasi siya yung nagpasimula. Pero yung concept ng modern, what does it tell you? Does it mean, class, na before her, may nursing naman? May mga nurses naman before Nightingale? Hindi nga lang modern. Diba? Is that the idea? Oo, may mga nurses na, pero hindi pa modern yung concepts. Diba, sabi ko nga sa inyo, bago dumating si Nightingale, class, nurses were just seen as not professionals. We were not professionals back then, no? We were just seen as ano, assistants, parang ganun lang, class, parang wala tayong sariling knowledge and all that. So wala, class. Parang basically sunod-sunuran lang tayo kung anong sinasabi ng doktor, ganun lang natin siya ginagawa. Walang ganun, class. No, puro ganun lang ginagawa ng mga nurses daw before. Okay, until, class, inintroduce ni Florence Nightingale ang modern nursing. As we go along, we'll talk about modern nursing, class. So, ibig sabihin, the nursing that we know now, it started pa from Nightingale's time. Kailan siya nagsimula, class? Mga 1865 siya nagsimula dyan, class, eh, no? Okay? So, dyan niya nagsimulang mag-establish ng nursing and all. Okay, hanggang mamatay siya, class. Okay? Later, class, you'll understand kasi, ano, she's known to be the lady with the lamp. Later, you'll understand why. Bakit siya tinawag the lady with the lamp? Lagi ba siyang may daladalang lampara? Ganun ba yun? Mamaya, we'll understand. Okay? Sige. Let's talk about her early life. She was born in Florence, Italy. Yan. Okay? So, obviously, class, no? Sa Florence, Italy siya pinanganak, kaya ang pinangalan sa kanya ay Florence. Kasi dati uso yun eh. Kung saan ka pinanganak, yun yung ipapangalan sa'yo. Okay? So, Florence, Italy. Hanggang ngayon ba, buhay pa yung Florence, Italy? Yes, isa nga yan sa mga goals ko eh. Mapuntahan ang Florence, Italy bilang nurse, no? So meron siya diyang statua. Okay, meron siya diyang ano, memorial, class, na ano, na memorial statue na in honor of her contribution, class. Okay? In short, pinangalanan siya in after the city of her birth, class. Okay? Florence, Italy. Kung ikaw si Florence, class, saan ka pinanganak? Camille, saan ka pinanganak? Ha, Camille? Po, sa Marilao po. Marilao. Gusto mo ba ang pangalan mo Marilao din? Marilao Bulacan? No, hindi. Gara, no? Pero class, dati kasi uso ganun niya, pinapangalan sa mga anak yung lugar kung saan sila pinanganak, class. Okay, as mentioned, class, pinanganak siya on the 12th day of May 1820, class. Okay? The younger of two children. So may kapatid siya, class. Okay, may kapatid siya. Si Francis Partinopi, class. Nightingale. Siyempre, apelido din niya Nightingale, class. Okay? Pero siya yung bunso, class. Bunso si Florence. Her mother, class, is Frances Fanny Nightingale, class. Ayan. Si Fanny. So, yung mother niya ba assassin? Ha? Yung mother niya ba assassin? sa mga nakarelate, alam niyo na, no? Yung father niya, class, ay si Fanny. Ayan, class. Si Ka Fanny. Ayan, sa kanto. Hindi, biro lang, class. Hoy, huwag mong mamaliitin yan. Alam mo ba, galing sa mayamang pamilya yan, class, si Florence Nightingale. Her mother, class, hailed from a family of merchants and took pride in socializing with people of prominent social standing, class. No, parang yung pamilya niya, class, mga merchants and basically, class, talagang mahilig sila makipag-socialize with people na people of authority, yung mga ano, yung mga kumbaga before, class, yung mga may posisyon, mga duchess, mga dukes, mga ganun, class, no? So kasi ano siya eh,
Class, hindi siya Italian ha. Sa Italy lang siya pinanganak, class. Pero si Nightingale ay British. British yan, class. Okay. Saang bansa ba yung British? Galing saang bansa? United Kingdom. United Kingdom, class. Specifically sa Great Britain, class, no? Sa Great Britain. Ayan. Kaya British, no? So, English siya, class. English. England. Okay? Sige. So, let's talk about that. Okay. Her British family, as mentioned, class, belonged to a rich upper class and well-connected British family. Oh, class. Hindi biro-biro tong si Nightingale. Ano? Yayamanin. Class, tingnan mo kung saan siya lumaki. Oh. Diyos ko, class. Isang kwarto lang yata yung bahay namin. Diyan, eh. No, ganyan ka well-connected, ganyan ka-rich ang family, class, ni Nightingale, class. Ang mayaman talaga sa kanila, class, yung father na, class. Si William Nightingale, class. Okay, a wealthy landowner who had inherited two states, no? Ang daming mga mana, class, no? Sa family. One at Leahurst, Derbyshire, and the other is in Hampshire, Embley Park. Okay, class, ito yung Embley Park. Yung nasa picture. Okay, alam niyo ba, class, na hanggang ngayon nakatayo pa din yan? Oo, class, hanggang ngayon. Diyan lumaki si Nightingale, class. Okay? Ngayon, nakatayo pa din siya, pero isa na siyang school. Okay? School na siya ngayon, class. Okay? Mga hanggang 5 years old, class, diyan siya naglaro-laro, class. Imaginein mo, class. No? Sige. Siguro may mga nagbago din diyan, pero basically, class, no, this house belonged to her family, class. Okay? So, anong napulot natin from the first two slides, class? Na una, si Florence Nightingale ay galing sa mayamang pamilya. Diba? Parang ibang-iba yung aspeto natin ng nursing dito sa Pilipinas. Na marami kasi sa mga nursing students na naririnig ko, class, parang gusto nilang maging nurse kasi kahit papano gusto nilang umahon sa buhay kasi maraming mga opportunities, class, for nurses abroad, no? Pero kasi tingnan mo si Nightingale, when she started, hindi niya kailangan ng pera. Kasi mayamang-mayaman sila, class. Hindi niya kailangan magtrabaho, actually, class. Pero mayaman sila. Okay? Pero why did she choose to be a nurse? Diba? Unang-una, class, minamaliit ang mga nurses before. Hindi naman tayo nakikita bilang professionals, eh. And yet, pinagpatuloy niya pa rin ang pagiging nurse. Diba? So, hindi pera ang motivation ni Nightingale. Diba? So, isa yan sa mga aspeto na na-establish natin with the first two slides, no? Sige. So let's continue. Okay. Oh, saan naman nag-aral si Nightingale, class? Her father provided her with classical education, class. Dahil nga mayaman sila, class, no, hanggat maaari lahat ng pwedeng ituro sa kanya, class, ay tinuro sa kanya, class. Sa totoo, alam niyo, class, marunong siyang linguist yan, class, si Nightingale. Linguist. Ano ibig sabihin ng linguist? Marami siyang alam na languages, ano? Sana all. Pangarap ko din maging linguist, class. No? Marunong siyang mag... Siyempre, ano siya? British siya. So, obviously, marunong siyang mag-English. Okay? Pero dahil, alam mo, class, sa Europe, di ba ang Great Britain ay nasa European countries to, eh. Sa kontinente ng Europe. Okay? Pagka nagpunta ka ng Europe kasi, class, dikit-dikit lang yung mga bansa. Isang train lang, class. Magkakalapit na sila, class. Kung wala man train dati, at least, no? I mean, magkakalapit yung mga bansa. Dahil doon, class, parang nakakatulong sa kanila, class, na marunong sila ng iba't ibang languages. Okay? Halimbawa, class, marunong siya mag-German, marunong siya mag-French, okay? Marunong siyang mag-Italian, class. Ikaw ba, may alam ka ba dyan sa mga languages na yan? Ano ba, may alam ka bang German? Ano ba alam kong German? Guten Tag, ganun. Pero hindi ko kayang pronunciation, matigas yun eh, no? So, oh, parang may laging dumadahak yung mga German. May mga ganun yung mga pronunciation. Mahirap. Ang hirap mag-aral ng German. Okay, pero alam nyo ba, class, marami tayong mga nurses nasa Germany. O, mayroon nga akong kaklase. Tatlo kaklase ko nasa Germany. Diba? O, diba? Social. French. A French din, class. Marunong din siya mag-French. Ano mo alam mong French? Oui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Okay. Bonjour, moja. Ganyan. Bonjour, moja. Ano yung alam sa Tagalog yung bunso mo siya? Alam mo yun? Sa Tagalog yun, bunso mo siya? Bunso mo siya? Hindi, panganay ko siya. Bunso mo siya? Ganyan. Joke lang. Biro lang, class. Biro lang. Okay? Italian naman, Italian. Di ba? Italian. Ano mo Italian? Alam mo Italian, class? Ha, marunong ka ba mag-Italian? Buongiorno. Parang medyo may hawig lang. Buongiorno. Buongiorno. Di ba Italian? Spaghetti. Yan o. Fettuccine. Di ba ganyan? Pizza. Time, sir. Pasta lang pala alam sa Italian.
Okay, anyway. So yan, ano siya, no? Linguist, no? Madami siyang alam na language. Pero class, no, uniquely, unlike you, etong si Nightingale, magaling sa math. Unlike you talaga, hindi ka talaga sinamong magaling sa math. Okay, class, di ba kakaiba si Nightingale magaling sa math? Alam niyo ba, class, na bukod sa nursing, si Nightingale ay kilala sa field ng mathematics. Siya ay isa sa mga tinitingala sa field ng statistics. Mm-mm. Kung meron kayong statistics nung high school, malamang nabanggit din sa inyo si Nightingale. Kasi class, alam niyo class, nung habang inaaral niya yung ano, yung kasi mamaya pag-usapan natin kung ano yung major contribution niya, no. During war, parang maraming namamatay na mga ano ng mga sundalo. So ginamitan niya ng mathematics para ma-analyze yung bilang, ilan yung namamatay at ano yung kinakamatay, di ba? Tapos nung may pag meron siyang ginawang mga interventions, nababawasan ba nito yung mga namamatay. So doon niya nalalaman na effective yung ginagawa niya and all that, no? Kaya class, yung contribution niya sa statistics class ay sobrang laki class. Kaya pati sa field ng mathematics tinitingala din si Nightingale, hindi lang sa nursing class. 'Di ba? Nakaka-proud kasi pwede mong sabihin na yung founder namin hindi lang sa nursing magaling, no? Magaling din siya sa mathematics, no? Sige. Now from a very young age class, eto class napakahalaga na ma-establish natin to, ha. Tingnan mo siya. From a very young age, Nightingale was active in philanthropy, ministering to the ill and the poor people class. Alam niyo class, dahil nga mayamang pamilya sila Nightingale class, parang nakamulatan niya class na yung father niya palaging tumutulong sa mga mahirap. Di ba yun yung concept ng philanthropy? Di ba yung mga mayayaman na laging nakatulong sa mga mahihirap class? Di ba ganun yung mga philanthropo? Tulong ng tulong sa mga mahirap. So nakamulatan niya yun class. Lalo na class yung pagtulong sa mga poor people class. Di ba? Sa tingin mo ba naging malaking bahagi yun class para mas lalong ma-motivate si Nightingale para maging nurse? Ha? Yung kanyang exposure habang lumalaki siya na yung parents niya, yes, class po, ay tulong ng tulong sa mga mahihirap class, no? So napakalaking contribution yan sa kung paano naging nurse si Nightingale class. Namulat siya dyan class. Okay? Now, however class, alam nyo class, one of the things that I would like to highlight is, alam nyo class, during her time, hindi pa masyadong appreciated ang role ng mga babae class. So in short, meron during her time class merong inequality about gender, no? 'Di ba? Parang ang mga babae class nakikita lang ang mga babae parang ano lang siya class. Parang sa atin pang taong bahay, 'di ba? Parang family maker lang class, homemaker ba ganun. So parang ano siya, no? Housewife lang, dapat ganun. Alagaan mo yung asawa mo. Diba, bigyan mo siya ng magandang pamilya. Parang ganun lang yung mga role ng mga babae during that time class. Okay? So yun class. So parang ayaw ni Nightingale ng ganun class. Ayaw niya ng class. Okay? As a matter of fact class, when she was 17 years old, she was inspired by what she took as a call from God in February 1837 class. Okay? So parang ano siya class, dahil sa mga experiences niya, dahil sa mga nakamulatan niyang mga philanthropic works ng tatay niya class lalo na. So nung 17 years old siya class, in-announce niya class during a party o social party. Siyempre hindi pa party yung tawag dati, no? Ano, piging? Hindi ko alam class. So basta parang may gathering ng mga mayayamang mga tao class. Okay? Tapos doon sa gathering na yon, habang kausap niya yung family niya class, doon in-announce niya class na I wanted to enter nursing, sabi ni Nightingale. 17 years old siya nun class, no? Ikaw, anong edad ka nag-desisyon maging nurse? Siya class, 17 years old, nag-decide na siyang maging nurse class. Pero at the time class, in-announce niya pa lang yan, ha? Hindi naging madali yan sa kanya class, eh. Okay? Pero nung in-announce niyan, sinabi niya, this is a call from God. Diba? Kaya class, alam nyo, hanggang ngayon class, tinatawag natin ang nursing bilang isang vocation. Alam niyo ibig sabihin ng vocation? Ha? Alam niyo ibig sabihin ng vocation? Ha? Bukasyon? Parang kasi pag sinabi daw vocation ng isang trabaho o yung isang profesyon, parang pakiramdam mo class, tinawag ka ni Lord para maging ganyan. Kung nurse ito, bilang isang vocation class, okay, kung naniniwala ka na ang nursing is a vocation, naniniwala ka na tinawag ka ni Lord para maging nurse, na dito ka talaga nilalaan ni Lord. Naniniwala ba kayo doon, class? That nursing is a vocation? O ikaw napilitan ka lang, class, dahil sa mga pagkakataon?
Ayun, class. Alam nyo, class, si Nightingale, 17 years old pa lang siya. Alam niya na, class. Alam niya na, class, na bukasyon niya to, na dito siya tinawag ni Lord para maging nurse, class. Okay? Pero, class, hindi siya agad nakapag-aral. No? Hindi niya agad ito na-pursue. Okay? She actually entered nursing class in 1844 pa. Okay? So, in 1837, she announced na gusto niya maging nurse. Okay? Pero she entered nursing in 1844 pa. 24 years old na siya ng class. Tama? Okay? So, medyo ilang taon yung lumipas? Seven din, no? Bago siya tuluyang nakapasok sa nursing. Pero alam nyo, class, sabi ko nga sa iyo, bakit tumagal ng ganyan? Kasi, hindi pabor yung pamilya niya dyan, class. Okay? Despite the intense anger and distress of her mother and sister. Why? Because Nightingale is a Victorian woman. Yun yung tawag sa mga kababaihan during her time. Victorian women, class. Okay? And Victorian women, class, are affluent Victorian women, class, are known to just be women sa loob ng bahay. Alam mo yung, class, na parang asikasuhin mo lang yung family. Parang ganun lang yung mga roles ng mga babae at that time, class. So parang, kung gusto mong maging nurse, parang sabi ng nanay at kapatid niya, di ba, nagalit si Fanny, class. Nilabas niya ang kanyang mga sword, no? Hindi, biro lang. So, ayaw ni mother at saka ng kanyang ate na siya ay mag-nurse. Bakit? Kasi nga parang pakiramdam nila, binababa ni Nightingale yung standards ng mga babae during that time, class. Di ba, kasi pag nurse ka, class, ang tingin sa'yo katulong, ang tingin sa'yo alalay. So parang binababa mo naman yung, parang inaalis mo naman yung dignidad natin, sabi ng mga, sabi ng nanay niya, tsaka ng kapatid niya, class. Okay, so medyo hindi naging smooth, class, yung decision niya to enter nursing, class. Okay? Pero, class, dahil decided siya, class, tinuloy niya ba, class? Tinuloy niya, class. She rebelled against the expected role for a woman of her status, class, which is simply to become a wife and a mother, class. Yung parang nilabanan niya yan, class, no? Na ang mga babae dapat asawa lang at saka nanay lang ng mga anak. Pero sabi ni Nightingale, hindi. Hindi ako magiging asawa lang at anak at nanay lang. 'Di ba? I will be a nurse because God is calling me to be a nurse. Pinanindigan niya 'yun. Nursing is my vocation, sabi niya ganyan, class, no? Pinanindigan niya 'yun, class. Okay, alam niyo, class, lalo pang nag-alab, lalo pa siyang lalo pang na-trigger, class, siya noong mabalitaan niya, class, na nagkaroon na ng unang babaeng doktor sa US, class. Okay, na-inspire siya, class, ni Dr. Elizabeth Blackwell. Ayan siya, class. Medyo nakakatakot lang ng very light, no? Medyo nakakatakot lang ng very light si Dr. Elizabeth Blackwell. Parang nakaka-horror movie na yung itsura ni ka Blackwell din. Herere siya, class. Literal Blackwell po. Mamaya, class, mapapaniginipan mo yan, no? Si Dr. Elizabeth Blackwell, class. So parang, alam mo yun, kung ikaw yung babae, kung ikaw si Nightingale, parang, babae ka, dapat nasa bahay ka lang, dapat ganito ka lang, di ba? Parang ganun lang yung treatment sa mga babae. Pero nung nabalitaan niya, class, that in St. Bartholomew's Hospital, class, nagkaroon na ng unang babaeng doktor, lalo siyang nagkaroon ng drive na, sige, itutuloy ko, magiging nurse ako, sabi niya ganun sa sarili niya, class. Okay? Sige. Okay? In 1849, ayun, class, medyo bata-bata pa si Dr. Blackwell. She graduated first in her class. Hoy, kasi naman itong si Blackwell, hindi din papakabog. Tingnan mo naman, class. First honor. Diba? Hindi siya basta-basta doktor during her time. First honor. She continued training at several hospitals in London and Paris, but found most doctors were not willing to accept her. Yun lang, class. Kahit pa gano'ng kagaling siya, ano daw sa abi, class? Doctors were not willing to accept her. Is it because she is female? She is a woman? Ha? Is that because she is a woman? Yes. Yes. Hindi talaga nirerespeto ang role ng mga babae that time. Kaya alam niyo, isa pa yun sa contribution ng Nightingale, no? So pinagtibay niya, class, yung idea na hindi lang kami mga babae, sabi niya, no? Meron kaming pwedeng ma-contribute sa society. Di ba? Hindi lang kami puro glamour, pagpapaganda, ganyan. Okay, yung mga suot-suot nila kasi pag Victorian woman, no, pag nakapanood ka kasi ng mga Victorian woman, yung talaga yung mga damit nila, pa-balloon, ganyan, pa-prinsesa na, ganun level, class, no? So, ganun yung mga Victorian woman, class, no? So, talagang, she went against all the,
all the social norms about women, talagang nilabanan niya yung class. Okay? Tapos yan nga, isa sa mga ano influence niya si Dr. Blackwell. Okay? Sige po. Now, despite the objections of her parents, sabi ko nga kanina, kahit tutol sa kanya, lalo na yung nanay niya class, ano, Nightingale enrolled as a nursing student class in 1844 class. Saan siya nag-enroll class? Sa Germany. Ano pangalan ng class? Lutheran Hospital of Pastor Fleidner in Kaiserswerth, Germany. Medyo German kasi, kaya mahirap i-pronounce, ano? Lutheran Hospital class. Alam niyo class, hanggang ngayon meron pa rin mga Lutheran community. Parang ano siya? Kumbaga NGO, talagang tumutulong itong community na to sa mga walang-wala sa buhay class, sa mga matatanda, sa mga mahihirap. So ganun siya, parang literally hindi siya talaga school. Gets mo? Para siyang ano, yun nga, para siyang hospital pero focus ang mga pasyente doon yung mga walang pera, yung mga mahihirap, yung mga matandang wala nang nag-aaruga. Puro ganun mga pasyente doon class sa Lutheran Hospital. At ang nagma-manage class ay pastor. Di ba parang, di ba na-imagine mo class pag religious group, yung parang tulong ng tulong sa mga mahihirap and all. Okay, pero doon niya natutunan class kung gaano kahalaga ang role ng mga nurses class. Doon niya lalong natutunan kung paano mag-alaga ng mahihirap, paano mag-alaga ng mga may sakit, paano mag-alaga ng mga walang-wala sa buhay class. No? So ito class lalong nagpatibay doon sa kanyang kagustuhan na maging nurse. Okay? When she became a nursing student class in 1844 class in Lutheran Hospital sa Kaiserswerth, Germany. Okay? Sige. And then, personal life class. Personal life class. May love life ba si Nightingale? Sa tingin mo? Nagka-love life ba siya? What do you think? Siguro po. Ha? Nagka-love life ba si Nightingale? O talagang nag-focus na lang siya maging nurse? Ano hula niyo, class? Nagka-love life, sir. Okay. Oh, kasi baka mamaya gayahin natin si Nightingale, ano? Tingnan natin, class, kung anong nangyari sa love life ni Nightingale, class. Okay. She was very attractive, class. Sa totoo, maganda si Nightingale at during her time, class, no? During her time, maganda si Nightingale. Very charming. Okay? Merong isa sa kanyang biography, when I was reading her biography, merong isang standout na suitor niya, class. Manliligaw, class. Si Richard Monckton Milnes class is a first Baron Newton. Basta isipin mo lang class na ano siya, na a person of authority, may posisyon sa gobyerno, mayamang pamilya, yung nanliligaw sa kanya class. Talagang gustong-gusto niya to class. Okay? Sa totoo, nagsabi ng mga ibang libro class, naging magjowa naman sila class. No? Naging sila naman yan, ni Ka Richard. So si Richard at si Nightingale. Okay? Hoy. Si Richard at si Nightingale. So, anong tawag sa lab team nila? Rich Gale? Or Charred Knight? Ewan ko, class. Knight Rich? Ginawang lab team. Ayun, class, no? Pero ang punto, okay, ayun, class. Kaya lang, class, biglang nag-propose itong si Richard kay Nightingale, kay Florence. Nag-propose si Richard kay Florence. So, pero anong desisyon ni Florence? Sabi ni Florence, pasensya ka na, Richard. Pero hindi kita kayang pakasalan. Wala ka. Nireject ang proposal. Okay, bakit daw? Bakit nireject ni Nightingale? Ha? Bakit nireject ni Nightingale? Anong sabi dyan, class? Kasi? Because she was convinced that marriage would interfere with her ability to follow her calling to nursing. Ayun. Di ba? Ganun, class, ka ano, no? Ganun siya ka-dedicated to be a nurse. Sabi niya kay Richard, pasensya na Richard, pero hindi kita kayang pakasalan. Because if we become married, I would be a wife and I would be a mother. So of course, I need to attend to your needs. Kailangan kong ibigay ang needs ng mga anak natin. And I can't do that without following my calling as a nurse. Nursing is my vocation. So I would choose to be a nurse than to be married. Ala. Sinakripisyo class ni Nightingale class ang kanyang love life to be a nurse. In short, nagkaasawa ba si Nightingale? Hindi po. Mm-mm. Oo. Actually, niligawan ko siya after, no? Nung nireject siya ni Richard, niligawan ko yan class, no? O, halos, kaya lang, yun din. Busted ako.
Wow, nabasa din Nightingale. O, class, kasi talagang ganun siya ka-dedicated, no? Ganun siya committed na magiging nurse ako at walang makakahadlang dito. Pamilya niya, tutol, pero go pa din siya, class. Nag-aral pa din siya. From England, class, lumipad siya papuntang Germany para mag-aral, di ba? Tapos, ito naman, class, nung nag-propose sa kanya si Richard, wala din. Di ba? Wala. Sabi niya, hindi siya, ayaw niya mag-asawa kasi mag-nurse daw siya. At kailangan niyang gampanan ang kanyang bokasyon bilang nurse. Di ba nakakamadre? Di ba ganyan yung mga madre, class? Di ba ang mga madre, ang tingin kasi nila dun sa pagiging madre is a vocation. Di ba? Diyan talaga sila tinawag, class. Kaya literally they would not want marriage, class. Okay? Pero alam niyo, class, eventually, di naman siya natiis ng pamilya niya eh. Okay? Lalo na ng tatay niya, class. Medyo anto eh. Medyo daddy's girl itong si Nightingale. Alam niyo ba, class, dahil nga eventually parang wala na nang nagawa yung family, sinusuportahan siya ng tatay niya, class, ng father niya si William. Sinusuportahan siya ni William, class, sa pagiging nurse, class. Sa totoo, pinapadalan siya ng allowance. Okay? Actually income na kalagay dito, but it's more of an allowance, class, by her father. During that time, ang pinapadala sa kanya ng father niya, class, ay magkano daw? 500 pounds. Siyempre, class, British ito, no? So, ang pera sa Britain, class, ay pounds. Okay, meron ba ditong may kamag-anak sa UK? Meron ba sa inyo? O, di ba? Pinapadala ka din ba ng pounds? Opo. Sino yung nag-opo? Ayan, si Dariel, si Trisha. Ayan, class, ano? Pinapadala ka din ng pounds. O, yan ang pinapadala kay Florence. Magkano ngayon ang isang pound, Trisha? Alam ko po na sa 60 po pagpalitan dito. 60. Oh, 60, class. Opo. Okay. Pero dati pa yon, ha? O kung ngayon natin i-compute yun, 60 times 500, so that's around 30,000. Tama ba ako? 30,000 pesos. Pero class, hindi eh. Siyempre may inflation yan, class. Pag daw kinumpute natin yan sa value ng pera ngayon, class, in terms of US dollars, parang ang pinapadala sa kanya ng tatay niya, $50,000. Eh magkano ba dollars ngayon, class? Pag ngayon natin i-convert yan, class, 50 times 50, ilan yon? 50 times 50. 25. Plus tatlong zero, class. Ayan, class, ang budget niya, class, sa isang taon. Magkano? Magkano nga ulit? Tingnan mong mabuti. 2,500,000. Grabe ang yaman ng pamilya pala talaga nila, no? So, yan ang support ng tatay ni Nightingale. Sana all may tatay na William. Habang nag-aaral ng nursing, sana all may $50,000. O kaya 2,500,000 pesos, class. During this time, this allowed her to live comfortably. Siyempre naman, class, no? And pursue her career. Alam mo yung class, parang kasi mahirap kasi during that time, kasi pansinin mo, class, yung school niya, hindi naman talaga school eh, hospital siya, tumutulong sa mga mahirap. So malamang, class, ang ginawa ni Nightingale dyan, yung pinapadala ng father niya yan, hinati niya pa yan, class. Bukod sa panggastos niya, itinutulong niya din sa mga pasyente, no? Tama? Ayan, class, ang laki ng tulong ng father niya sa kanya, no? Sige. Eto, class, yun, no? Si Richard. Kung iba si Nightingale, ibabasted mo ba yan? Kung ikaw si Nightingale? Ha? Ire-reject mo ba proposal niya kung ikaw si Nightingale? Uy, mayaman yan. O, syempre matanda na dito eh. Para ayaw mo sumagot, ayaw mo siyang bastusin. Ayan, slight, si Richard. Sir, slight. Ayan. O, sige, wag ko na, hindi ko na kayo tatanong yun, class. Okay. O, now, let's talk about her works and appointments, no? Sige. Class, alam nyo, class, di ba, class, nag-aral siya sa Germany? Sa Lutheran community na pinapalakad ng isang pastor. Tama? Para kasi pag Lutheran, kasi religious group yan eh. Religious group. Okay, na ang talagang mission nila sa buhay ay tumulong sa mga disadvantaged, sa mga mahihirap, class. So nung napunta siya dun sa Lutheran hospital na noon, she regarded this as the turning point in her life. Alam niyo ibig sabihin ng turning point? Kasi parang lahat ng meron ka, class, biglang nagbago. Okay? Tsaka yung moment na yun, class, yung ibig sabihin ng turning point, yung moment na yun, class, na siguro niya na sa sarili niya na, yes, sigurado na ako, magiging nurse talaga ako. Because of what she observed during her stay in the Lutheran hospital. So sabi ko nga, class, ang mga nakita niya doon mostly ay mga disadvantaged people, mga matatanda na walang nag-aalaga, yung mga mahihirap, class, na walang pampa-hospital and all. So lahat yun, class, yung na-witness niya, class. And from there, class, sinabi niya sa sarili niya,
ano, final answer na, magiging nurse talaga ako. Diba? Yun ang kanyang turning point na nakapag-decide siya na totoo na siya ay magiging nurse. Okay? As a matter of fact, class, in 1851, she published a book, class. She published a book entitled The Institution of Kaiserswerth on the Rhine for the Practical Training of Diaconesses, class. Okay? This was her first published book. Okay? Or published work. Pag sabing published, naging libro siya, nalathala siya, at napamigay siya, class. Okay? Pero nung pinublish niya to, class, anonymous. Bakit kaya? Actually, walang nakalagay sa mga libro kung bakit niya pinublish ito ng anonymous. Ibig sabihin, hindi niya nilagay yung pangalan niya. Ha? Hindi niya nilagay. Bakit? Opo, ganun po. Pag inanalyze natin, class, kung ba't hindi niya nilagay, kasi baka, nga babae siya. Tama? Baka po, kasi baka po makriticize kasi babae. Oh, yun nga, no? Kasi babae siya, class, no? Baka una, walang magbasa, and all. Pero, class, ano ba yung laman ng libro na yun, class? Ano yung pinublish niya? Lahat ng observations niya, class, parang ano siya, parang training book sa mga gustong maging diakones. Okay, alam niyo ba yung diakones? Meron ba dito iglesia? Parang alam ko, meron ba dito sa inyo iglesia? Wala naman. Wala ba dito iglesia? Di parang alam ko sa iglesia, yun ang tawag sa mga leaders yata nila, bukod sa ministro. Diakono tsaka diakonesa. Diakonesa. Ayun nga, di ba? Parang yun sa Tagalog, diakonesa. Diakones class. Di ba parang ano siya, parang religious leader na tumutulong sa mga mahirap. During her time, ganun nila din na-define yan, no? So parang kung gusto mong maging diakones at makatulong din, di ba, bilang isang religious person at gusto mong tumulong sa mga tao, nag-provide siya class ng training guidelines. Okay? So, base yun sa mga naging experience niya, class, doon sa Lutheran Hospital, class. Okay? Pero anonymous pa ito in 1851, class, no? Hindi mo na siya nagpakilala bilang author niyang libro na yun, class. Okay? So, pag tinanong ka, class, paano nag-decide? Kailan nag-decide si Nightingale na gusto niya na maging nurse? Ha? Noong, class, na-expose siya sa Lutheran Hospital, class. Doon talaga nagbago lahat, class. Doon yun ang sigurado na gusto niya talagang maging nurse. Okay? Sige. In 1853, okay, kailan siya huling nag-publish, class? Class, kailan siya nag-enter ng nursing? Para may timeline lang tayo. 1844 siya pumasok ng nursing, class. Noong 1851, ilang years ang nakalipas, class? Halos seven years, ano? Okay, na-publish niya ang unang libro niya, class. Unang libro. Yung The Institution, ano ba yun? Ito, of Kaiserswerth on the Rhine, class. For Practical Training of the Diaconesses, class. In 1853, ano namang ginawa niya, class? She accepted a position to be the superintendent at the Institute of the Care of the Sick Gentlewomen, class. In short, class, hindi na siya basta-basta nurse. Ilang taon na siyang nurse dito, class? 1844 siya nag-aral, class. 9 years na siyang nag-nurse, class. Okay? And then she was offered a job, class. Harley Street in London. Okay? So, from Germany, galing siya sa Germany, ano? Okay, na-offeran siya, class, ng trabaho, class, sa London to be nurse superintendent. Oh, yun yung tawag, class, nurse superintendent, class, no? So, hindi pa uso yung mga tawag dun, shift nurse, o kaya nurse director, walang ganun, class. No, nurse superintendent. Pero, isipin mo lang, class, na para siyang head, no? Kumbaga, sa mga restaurant, manager na siya, class, no? Inofferan siya ng trabaho to be the nurse superintendent. Sa hospital, Institute for the Care of Sick Gentlewomen, class. O dati, class, gentlewomen yung tawag. Pero sa language natin ngayon, parang ang equivalent daw niyan, mga invalid women. Ano ba yung invalid, class? Sa Tagalog, mga imbalido, yung mga baldado. Di ba? Mga alagain. Tama ba? So, yun, class. So, siya ay naging nurse superintendent doon, class. And she held this position until 1854. Eh, kaya lang saglit lang. Saglit lang, no? Kailan siya nagsimulang maging superintendent? Kailan, class? 1853. Pero noong 1854, umalis na siya. Bakit kaya? Anong nangyari? Ba't siya umalis? Hindi na ba siya masaya? Umalis na ba siya sa nursing? Hindi. May nangyari, class. Bakit kaya siya umalis? Bakit iniwan niya ang pagiging nurse superintendent, class? Eh, kumbaga, nasa mataas na posisyon na siya, class. Bakit kaya siya umalis? Kasi pumutok na ang Crimean War.
Actually, 1853 pa to pumoto class. Okay? When she became the nurse superintendent. Crimean War. Teka lang, makinig ka ng mabuti. Alam nyo class, pag pinag-usapan ng buhay ni Nightingale, hindi nawawala yung salitang Crimean War. Kaya dapat maintindihan mo kung anong nangyayari dito sa Crimean War. Bakit may gera dito class, no? Okay, una muna, sino ang magkaaway sa gera na to? Okay? Sino ang magkaaway dito class? It's actually a war between Russia and Turkey. Turkey. Eh sir, paano na-involve dyan si Nightingale? Eh hindi naman siya Turkish. Hindi rin naman siya Russian. Oo, kasi, bakit class? Kasi British siya. Di ba taga-England siya? Okay. Di ba taga-England siya? Oo, class. Kasi that time, kapanalig, no? Kapanalig ng mga Turkish army class ang British at French forces. So in short, tinutulungan ng mga ano ng Great Britain at saka France ang Turkey para malabanan ang Russia. Class, napaka-powerful kasi ng Russia at that time, no? USSR, kung nabalikan mo yung history mo class ng high school, sa world history class, 'di ba? Yung Soviet Union class, napaka-powerful nila. So, at that time, oo, magkakakampiyan class, Turkey, British and French. Okay? Sige. So magkakampiyan class, kakampi ang British and French forces ng mga Turkish armies class para malabanan ang mga Russians class. Okay? So yon. Kaya lang class, o ganito, o di, gera, gera, gera. Anong problema sa gera class? Okay. O ganito class, ang nangyari class, okay, ang nangyari class, so dun sa gera class, na-observe ng mga tao na yung mga soldiers, ang daming mga Turkish, British, and French soldiers ang namamatay. Ang dami, paubos na yung forces nila class. Parang ang dating natatalo sila. Gets mo? Gets mo? Parang ang dating natatalo ang ano, ang Turkish forces kasama ng mga British and French forces class. Okay? Pero when they analyze class, you know what they observed class? Okay? That soldiers began going down not because of the war but because of cholera and malaria. Class, ano gusto kong makuha mo dito class? Ano gusto kong mapulot mo dito? Class, ang mga sundalo namamatay sa barracks pero hindi dahil napatay sila sa gera. Hindi dahil sa gera sila namamatay. Anong kinakamatay daw? Cholera. Cholera? Cholera. Malaria. Parang cholesterol lang. Cholera and malaria. Cholera and malaria. It's malaria, not malaria, no? Malaria. Ay, social malaria. Ayun, class, no? O, malaria. O, class, anong sa tingin mo? Bakit namamatay sa cholera and malaria? Siyempre, hindi ka pa masyadong aware sa mga sakit na to. Pero para alam mo lang, ha? Alam yung cholera, class, it's a waterborne disease. Waterborne. It's a bacterial infection, class. Bacteria yan, class. Vibrio cholerae. Waterborne. In short, ganito, ang mga nagkakaroon ng cholera ay nakakainom ng tubig na madumi, contaminated ng Vibrio cholerae class, which is a type of bacteria class. Okay? In short, class, madumi. Maduming inumin. Tama? Class, tama, madumi. Okay? So yung mga alam yung epekto niyan sa pasyente pag nakainom niyan, pag may cholera, ang pasyente nagtatae, severe. Severe ang ano niyan, class? Ang diarrhea niyan, class. Alam nyo nga, class, sa sobrang severe niya. Alam nyo itsura ng tae ng may cholera? Okay, sa libro, class, sa mga communicable disease, ang itsura ng tae ng cholera, class, rice watery. Rice watery. Sa Tagalog, ang itsura ng tae nila, parang pinaghugasan ng bigas. Anong kulay yon? White. White. Literally, class, ganun yung tae, class, ng may cholera. Tapos tubig din. Ayan, class. Kaya malala yun, class. Nakakamatay yun, class, sa sobrang dehydration. Diba? Meron ka bang kakilalang namatay sa cholera? Ha? Meron. Meron ka kakilala. Bayani ng Pilipinas namatay sa cholera. Sino? Sino? Culinario. Joke lang. Ha? Sino, class? Si Rizal. No? Namatay sa cholera si Rizal. Ha? Huh? Ha? Huh? Nabago na class. Di siya nabaril na cholera siya. Hindi, class, no? Tama, si Apolinario Mabini, class. Si Apolinario Mabini, nagkaroon ng polio, pero hindi siya namatay sa polio. Nalumpo lang siya dahil sa cholera po. Sa cholera siya namatay, class. Yung sabihin, madumi iniinom ni Apolinario. Siguro, no? Okay? Sige. Tapos malaria din. Alam niyo ba yung malaria? Ang malaria, class, parang dengue. Mosquito-borne. Dahil din sa lamok. In short, ba't may lamok? Madumi din?
Yes. Madumi din? Opo. In short, yes, class, anong, base sa statement na to, anong gusto kong mapulot mo, class? Na yung barracks, class, kung saan naglalagay ang mga armies, no, ang mga Turkish, British, and French armies, class, ano, madugyot? Madugyot kaya, class, sa tingin mo? Opo. Oo, class, hindi sila opo namamatay sa gera, namamatay sila sa sobrang dugyot ng, ano, ng environment nila, class. Okay? Nung pumutok na yung balita, class, around 8,000 men na ang namamatay dahil sa cholera and malaria. Hindi dahil nabaril sila ng Russian army. Diba? Nung pumutok ito sa publiko, di na-dyaryo na ang mga British army, so na-dyaryo siya sa Britain, ano? Na-dyaryo. Ang mga British army nagkakamatay, hindi dahil sa gera, kundi dahil sa cholera and malaria, class. Alam nyo, class, nung pumutok yung balita na yon, several nurses offered help. Sabi ng mga nurses, sige, padala nyo kami, makakatulong kami dyan, class. Makakatulong kami, sabi ng mga nurses. But were they accepted? Were they accepted? No. They were actually rejected by the government, class. Bakit? Kasi babae sila, class. Babae. Hindi kayo makakatulong, makakabigat lang kayo dito sa amin. Anong matutulong nyo, mga babae kayo? Sabing ganun, class. Siyempre, hindi naman ganun yung exact words, pero ganun yung concept, no? Diba? So they were rejected, class. O di hindi sila napansin hanggang sa dumami ng dumami na diary ulit, class, na talagang ano na daw, no, marami nang namamatay ng mga soldiers and all, nagkaroon ng public protest, class. Until in the newspaper, class, okay, there was a public concern about the status of the British Army, class, no? So nung na-diary na ito ulit, class, ano na nangyari, class? Tinanggap na ba nila ang proposal ng mga nurse? Yes. At ang tinanggap nilang proposal ng pagtulong, class, ay ang proposal ni Nightingale, class. Do you understand? Class, do you understand? Yes, kaya, class, ganito. Yes. Di ba tinanong ko kayo, bakit sandali lang siyang nanilbi ang superintendent, class? Kasi in 1854, umalis na siya. Pumunta na ba siya sa Crimea, kung saan nagaganap ang Crimean War, para tumulong sa mga soldiers? Yes. Iniwanan niya ang pagiging superintendent at pumunta sa Crimea para tulungan ang mga wounded soldiers. Do you follow? Yes po. Okay, pumunta siya sa Crimea, class. At alam nyo, class, dito pinakasikat si Nightingale. Nightingale is known to be, it is the most famous contribution of Nightingale, class. During the Crimean War, she became, it became her central focus, class. When reports began to filter back to Britain about the horrific conditions of the wounded soldiers, class. Okay? So, ganyan na nga siya, no? So, siya na ngayon ang ipapadala, class, sa Crimea. Okay? Ipapadala na siya sa Crimea, class. Okay? Kaya lang, syempre, hindi naman niya kayang mag-isa yun, class, mga sundalo, no? Yung mga wounded soldiers. So, in October 21, di ba umalis na nga siya dun sa, sa London? Dun sa hospital kung saan siya superintendent? Okay, nagsama siya, class, ng 38 women, class. Meron siyang kasamang 38 women volunteer nurses, class. At isa doon ay kanyang tiyahin. Diba? Na-inspire niya yung kanyang tiyahin, class. Yung auntie niya, class, na si Mai Smith, no? Sumama siya, class, sa Crimea, class, at katuwang ni Nightingale mag-alaga ng mga wounded soldiers, class. Okay? Ang nagbigay sa kanila ng authorization, class, diba sabi ko sa'yo, hindi ba sabasa pinayagan yung mga babae, class, to go there, no, to help the wounded soldiers? Pero ang nagbigay sa kanya, class, ng approval ay the Secretary of War at the time, si Sidney Herbert, class. Okay? So meron siyang letter of recommendation kay Sidney Herbert, class, no? Dadali niya sa Crimea, papakita niya na katunayan na pumapayag ang British government na magpadala ng mga nurses, class. So may dala doon siyang endorsement from Sidney Herbert, the Secretary of War at the time, class. Okay? Mula sa London, class, binagtas niya ang Black Sea from Balaklava in the Crimea where the main British camp was based. Ayun, class. So, syempre, ang pinuntahan niya yung mga British Army. Kasi syempre, British siya eh, no? At saka ang nagpadala sa kanya ay British government. Okay, so nagpunta siya, class, sa Crimea. Tanong, nasan ba yung Crimea? Nasaan ba yung Crimea? Gusto ko, class, maintindihan mo ng mabuti. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko sa mapa yung Crimea. Okay, nasaan ang Crimea? Nasaan ang Crimea, class? Ha? Russia. Diyos ko, class, binilugan ko na, class. Crimea. Oo, kakahiya, hindi mo maturo. O yan, Crimea, class, no? Saan siya galing? Saan siya galing, class? London? London, may London po. Sa gawi dito, yung class, yung London. Okay? So, tinawid na, class, Black Sea, oh. So, ibig sabihin, pumunta sila sa Crimea, nakabarko? Ha? Yes. Kasama yung 38 women, hindi. Lumangoy lang sila, class.
No? Nilangoy nila ang blocks. Naulog. Kalanguyin. Pagdating doon, patay na si Florence. Wala nang tumulong doon sa mga British Army. Okay, hindi class, no? Nakabarko sila class, no? Sige, may papanood ako sa inyo, Buhay ni Florence. As in movie. Lahat ng kinukwento ko, naging movie. Okay? So, ayun class, pumunta sila class sa ano, pumunta class sila sa Crimea, binagtas nila ang Black Sea and Balaklava and so on hanggang sa makarating sila class dyan class sa Crimea class. Ito class yung Turkey, oh. Kakampi nila yan class. Ito yung kalaban nila, oh, Russia. So yung Turkish Army nasa part, medyo part pala siya ng Russia, yung Crimea, no? Sige. Oh, okay class. Ayan class. Ito yung mga kasama niya. Oh. Plus, nakuha pa magpicture ng mga ate mo, oh. Oh. Sorry, may picture. Picture muna. Sabi, picture muna bago sumabak sa gera. Ayan, class. So, nakapag-picture pa sila. Di ba ang tiyaga ako maghanap ng mga picture? Ayan, class, nag-picture sila. Ito si Nightingale. Sir, legit yan, sir. Oo naman. Sa tingin mo, mag-iimbento ako dito? Sir, Raulo ka ba? Para masabi ko lang na may ano. Gusto mo bilangin pa natin eh, no? Okay, 38, no? 38, ang tawag nga sa kanila ay handmaidens of the Lord. Kasi nga mga nurses, no? Parang gano'n na din na-describe yung mga nurses class. Okay, to nurse the wounded British soldiers in Crimean War. Yan. So yan yung mga kasama ni Nightingale. At isa dyan class yung auntie niya, no? Si Mai Smith. Okay? O isa pang mapa para mas maging malinaw sa'yo class. Ayan class, ito yung Crimea, no? Okay? Mas territory pala ng Ukraine ang Crimea class over Russia. Although malapit siya sa Russia. Okay? Yung Turkey nandito sa bandang ilalim class. So yan yung tinawid nila class, no? Yung Black Sea. Okay? Doon pag sagawi dyan yung London. And ayan class. Anyway, so yan class yung Crimean Peninsula class. Tsaan sila. Okay. Sige. Ano pa? Alright, so let's continue. Okay. Ayan na class, dumating na sila. Dumating sila November 1854. Hindi ko alam kung gaano katagal yung biyahe nila, wala naman nakadetalye. Pero kasi yung pinanggalingan natin October 21. Pag sinunod natin yun, halos siya, halos isang buwan ba yan? Hindi naman siguro, baka weeks lang, mga 2 weeks yung biyahe, ganyan. Okay? Mula sa London hanggang makarating sila sa... Okay. Hindi naman sa klase na sa Crimea talaga nagpunta. Okay? Nagpunta sila class dun sa isang camp o barracks class. Barracks, di ba pag mga sundalo, ang tawag sa camp nila, barracks? Tama? Okay, nagpunta sila sa barracks. Ang pangalan ng barracks ay Selimiye Barracks class. Nasaan yun class? Nandun sa Scutari. Scutari. Scutari class. So, ibig sabihin, ang mga British Army, saan makikita? Saan nakakampo ang mga British Army? Sa Scutari. Scutari. Ngayon daw, pag tinanong natin kung nasaan ang Scutari, this is already in Istanbul. Ang pangalan niya ngayon ay Skudar. Hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko class, no? Pero Skudar in Istanbul. Istanbul is the present capital of Turkey. Ngayon, ha? Ngayon. So in short, nasa Turkey pala ito. Doon sila sa Turkey nagkakampo. So doon muna pumunta si Nightingale. Hindi naman siya sumugod basta sa Crimea, no? Sa Crimean War, pero hindi siya nagpunta sa Crimea. Okay? So dito nangyayari class yung gera. Saan na ba yun? Dito class nangyayari yung gera class. Pero ito class yung Skutari, oh. Nandito yung barracks ng mga British Army. Okay? So siguro paglalaban sila sa gera, magbabarko muna sila para makapunta dyan class sa Crimea, doon kung saan nagaganap ang gera class. So dyan sa Scutari nagpunta para tulungan ang mga British soldiers class. Okay? Pero anong sabi ko sa inyo class? Madali ba siyang tinanggap ng mga ano doon, ng mga general doon? Pagdating niya class, sabi ng general sa kanya, I'm expecting an F-Nightingale. So, ibig sabihin yung general, nag-expect pala, lalaki yung papadala. Tapos sabi ni Florence, yes, that is Florence Nightingale. Ganon, class. So, in short, wala nang nagawa yung general. Tinanggap din ba sila para tumulong sa mga, dun sa mga wounded soldiers? Oo, kasi at that time talaga, walang babae dun sa station. Doon sa Scutari, walang naka-station doon na babae sa hospital. May mga doktor na doon, class, no? May mga doktor, pero walang babae. Okay? Kasi nga, again, hindi ganun kataas ang respeto sa mga babae at that time, class. Okay? Sige. She and her nurses found wounded soldiers. Pagdating, class, ganito. Iti pagdating ni Nightingale, di ba sabi sa news, ano daw, yung mga, tawag dito, yung mga sundalo na mamatay dahil madugyot? Tama? Tama ba? So pagdating mo class, pagdating ni Nightingale kasama nung 38 niyang kasama,
pagdating nila class, ano na-expect mong madadat na nila? Sobrang dugyot ng barracks. Class, no? So, she and her nurses found wounded soldiers. So, nakita niyo yung mga sugatang sundalo. Tapos, meron namang mga doktor class, mga medical staff, pero they are badly cared for by medical staff because they are very overworked. Class, hindi na kinakaya ng mga doktor na alagaan pa yung mga pasyente. Class, di ba syempre, ang alam natin pag doktor, dapat treatment yung ginagawa nila. Hindi nila inaalagaan yung mga pasyente. Halimbawa, class, na barel, pag kailangan putulan, puputulan ng paa, puputulan ng kamay. Ganun class ang trabaho ng mga doktor sa ano, sa military camp. Di ba? Sa mga barracks class, sa military hospital. Pero hindi nila trabaho class na alagaan yung mga pasyente for that matter. Do you follow? So pagkita class nila Nightingale, halaka, walang nag-aalaga sa mga wounded soldiers class. Di ba? Wala class. Tapos yung mga ano doktor, hindi mo na makausap. Ayan, no? In the face of official indifference class. Nung hindi na talaga ano, hindi na talaga naaalagaan yung mga wounded soldiers class. Okay? So pagtingin niya class, medicines were in short supply, hindi nabibigyan ng gamot yung mga pasyente class. Halimbawa class, ikaw yun class, tandaan mo na baril ka. Di wala man ng gamot para sa pain. Di ba sa infection, walang gamot class, mamamatay ka sa infection class pag meron open wound, no? Hygiene was being neglected. Wala class, hindi man lang nalilinisan yung mga pasyente. Kung ano yung suot nila nung nabaril sila, hanggang doon sa kama nila habang sila ay nagpapagaling, yun pa din suot nila, class. Imagine mo yung class, nung nabaril ka, suot-suot mo yung army uniform. Nung nandun ka sa ospital, doon sa barracks, yun pa din suot mo kahit duguan ka na. Diba? There were mass infections. Ang dami class na merong infection class. Okay? At marami doon class ay nakakamatay na infection. Katulad ng cholera at malaria. Okay? So sobrang lala pala ng nadatnan ni Nightingale sa ano no sa Scutari. Sobrang lala ng nadatnan niya class. Okay? There was no equipment to process food for the patients. Wala ang lutuan class. Kasi ano kinakain? Hindi ko alam class kung ano-ano lang siguro kinakain ng mga sundalo doon class. 'Di ba? Walang lutuan. Okay? Pagtingin niya pa sa floor, ang daming mga daga, ang daming mga insekto naglilisawan sa wall, sa floor class. Class, ang daming pasyente, tapos puro daga yung paligid. Imagine mo yung mga pasyente nakahiga pa sa floor. Tapos puro daga. Ikaw ba takot ka ba sa daga? Opo. No, class, tapos opo. May sakit ka. Class, imagine mo may sakit ka tapos may daga dun sa floor. Eh doon ka nakahiga. Kahit natatakot ka, yung gusto mo tumakbo, hindi ka makatakbo kasi nabaril ka sa paa eh. Paano ka tatakbo? So, wala na lang nagawa yung mga sundalo class, no? Diba? Sa isang libro nga, nabasa ko pa to. Natuwa kasi ako dito eh. Wounded soldiers still wearing their army uniforms stiff with dirt. Diba? Yung suot daw nila class, kung ano yung suot nila nung nabaril sila, yun din yung suot nila hanggang sa nanigas na class yung ano, yung mga uniform nila sa sobrang dumi. Alam niyo yung class? Alam yung pag marumi yung damit, naninigas? Alam niyo yung ganun class? Opo, pag may mancha. Parang ano? Parang panty. Di ba yung punja ng panty, pagka sobrang dumi na yung punja, di ba, matigas na. Yung tipong pag tinayo ko yung panting ganyan, class, yung pag tinayo ko yung panting ganyan, class, tatayo na siyang mag-isa. Sobrang tigas, class. May sarili ng buhay yung panty mo. Oy, joke lang yun. Siyempre, class, mga sundalo to. Ibig sabihin ka, sobrang dumi na, class, no? Sobrang tigas nung mga uniform nila sa dumi. Naligas na. Okay? Well, ito lang yung picture na nakuha ko sa Scutari. Pero ito yung barracks, class, no? Around here, class. Nandyan yung barracks, class. Okay? Tapos ito, class, body of water yan. Tubigan. Okay? Di ba pa-isla siya, class? Yung papunta sa Crimea. So, nandyan yung mga, ano nila, mga barko para makapunta sa Crimea. So, pero ito yung barracks ng mga British Army sa Scutari. Okay? Sige. Now, so ganito na nangyari. So, November, nakita niya ganun yung kondisyon. Grabe, class. Parang first winter, mga November, December, yung una niyang buwan ng pagsistay doon, class, in Scutari. Okay, 4,077 soldiers died there. Class, 1 month pa lang siyang nagtatagal doon, ano? Tapos 4,077 soldiers na ang namatay. Pero dahil ba yun sa gera? No. Saan daw, ano daw mga kinamatay? From illnesses such as typhus or typhoid fever. Alam niyo yung class, tipus sa Tagalog, sa mga Pilipino. Alam niyo ba kung saan nakukuha ang tipus? Ha? Sa maduming pagkain, class.
typhoid fever. Normally class na ano, nalagyan ng tae. Taing contaminated ng Salmonella typhi, isang grupo din ng bacteria class. 'Di ba? Hanggang ngayon class, meron pa ding nagkakaroon ng typhoid fever. Alam niyo ba 'yon class? Opo. Yung mga kinakain niyo class na nadapuan ng langaw. Ayan class. Hindi naman sa pag-aarte, syempre pag nadapuan ng langaw, hindi mo alam kung saan dumapong huli yung langaw eh. Paano kung galing sa tae yung langaw? Tapos dumapo dun sa pagkain mo. Ikaw alam kung ginagawa mo eh. No? Pinapagpag mo lang. Diba? Ginaganyan mo lang. Alis ka dyan, alis ka dyan. Tapos kakainin mo ulit yung nadapuan ng langaw. Tama ba? Ayun lang, no? Siyempre, sir, sayang naman yun. Mahal-mahal ang bili ko dun eh. Hayaan mo na, sir. Okay, ayun nga, class. Pero doon, class, kasi uso yung typhoid, no? Kasi nga, madumi yung pagkain. Class, cholera na naman. Madumi yung inumin. Yung dysentery, class, ano din yan? Pagtatai din ito. Pero yung dysentery, may kasama ng dugo yung tae. Class, tingnan mo. Parang sinong di mamamatay dito? Nagtatai ka. May sakit ka na, class, na baril ka na, nagtatai ka pa? Walang swero nun, class. Hindi uso swero. Okay? So, they do not die from battle wounds, class. They die, class, from illnesses. Di ba, conditions at the temporary barracks hospital were so fatal, di ba, nakakamatay daw yung mga conditions dun sa barracks because of overcrowding. Siksika na yung mga pasyente dun, class, no? Okay? Tapos, ito pa, malala sa lahat. Yung sewer, alam niyo sewer? Sewage system. Alam niyo yung ibig sabihin ng sewage? Kanal. Ha? Hindi niyo alam? Para siyang mga ano? Kanal. Imbornal. Okay? Tapunan ng mga tae. Class. Sa atin, mga septic tank, ganyan. Isipin mo, class. Yung barracks, may septic tank. Eh, kaya lang yung septic tank daw, defective. Sumisingaw yung amoy. So, anong amoy sa loob ng barracks? May tae. May tae, class! Parang naamoy mo bigla yung sarili mo, class. Parang tumatawid dito sa Zoom yung amoy, ha, class, ha? Anong ulam mo kanina? Tae? Bira lang, class, no? Ganyan, class, team mo, class. Gusto ko ma-imagine mo, class, kung gaano kalala yung condition na dinatnan ng Nightingale, class. Ang malupit, amoy tae na nga, wala pang pumapasok na hangin. Walang ventilation, class, oh. Di ba? So, ibig sabihin, pag humihinga yung mga pasyente, ang naaamoy nila, tae. Pag nag-exhale sila, tae din. Pag nag-inhale, tae din. Diyos ko, saan ka palulugar? Di ba? So, ganyan ang buhay ng mga pasyente, yung mga wounded soldiers, class, doon sa Scutari. At yan ang dinatnan ni Nightingale, class. Sobrang dugyo. Okay? Pero alam nyo, class, syempre, ang ating nanay ay bida-bida, Jollibee, no? Nabiro lang, class. Okay, so ginawa ni, ano, ni Florence Nightingale lahat ng kanyang magagawa. Through her tireless effort, class, yan, tireless effort, talagang di na siya natutulog, ano? Okay, the mortality rate, pag sinabing mortality, death yun, ha? Okay, yung mga namamatay, the rate of mortality among the sick and the wounded was reduced, nabawasan ang mga namamatay, class. From 42%, grabe yung pagbaba. No, ilan na lang ang namamatay? Ilan na lang? 2%. Grabe, ang galing ni Nightingale, no? So napatunayan niya, class, na lahat ng ginagawa niya, class, ay sobrang effective, class. Diba? From 42% na namamatay, class, 2% na lang. Yan, class, yung mga statistics na nagawa niya, class. Kaya, diba, sabi ko sa inyo, tinitingala din siya sa statistics. Okay? She advocated, class. Paano niya ba ginawa yan, class? Paano niya yung pinababa, class? She advocated sanitary living conditions. Napaka-simple lang, class. Sabi ni Nightingale, mahalaga na malinis ang paligid. Mahalaga na malinis ang iniinom, malinis ang kinakain ng pasyente. Hindi gagaling ang pasyente pagka nandun siya sa maduming lugar. Yun lang, class. Sanitary living conditions. Yun lang, class, ang in-advocate ni Florence, class. So, linis sila ng linis, class. Kuskus dito, kuskus doon. Diba? Linis ng sahig, linis ng wall, luto ng pagkain, labhan ng mga damit ng mga pasyente, 'di ba? Ganon ang trabaho ng mga nurses na sinama niya, class, doon sa Scutari. Okay? She reduced deaths in the army during peacetime, class, 'di ba? Parang ano, 'di ba, ngayon, class, pag may gera, merong ano, ceasefire. Parang tigil putukan muna, pahinga muna tayo, walang aatake and all, peacetime. Okay? And turned attention to the sanitary design of the hospitals. Talagang inayos niya, class, yung ano, no, cleanliness sa hospital, class. Okay? Inayos niya yung class. Pero class, alam niyo hindi naging madali yan kay Nightingale. Okay? Di ba class, pagdating doon, yung general tutol sa kanya kasi ayaw ng babae. Tama ba? Tama ba class?
Okay. Alam nyo, class, nung ginagawa niya yan, sa sobra, siguro si Nightingale, sobra siyang naano, ang tawag doon, sobra siyang naaawa, class. Eh, di ba mayaman ba si Nightingale? Mayaman ba si Nightingale? Opo. So, class, alam niyo ginawa niya, class? Para magawa niya lahat yung sanitary conditions na yan, nag-order siya ng mga gamit. Mm-mm. Kasi nung una, class, nag-request siya. Sabi niya sa general, kung gusto niyo pong alagaan namin ang mga pasyente niyo, ito po kailangan namin. Kailangan namin ng mga bed sheets, kailangan namin ng mga ng pagkain, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan. Eh, class, hindi nakikinig sa kanya general. Sabi ng general, this is an army hospital. This is a military hospital. Di ba? Kung ano-anong nire-request mo. Humingi ka pa ng mga bedsheets, gano'n. In short, hindi siya nag-grant. Kaya alam niyong ginawa niya, class. Umorder siya ng lahat ng request na yon, pero ginamit niya sarili niyang pera. So, bumili siya ng mga ano, ng mga bedsheets, umorder siya ng mga pagkain, lahat, class, para sa ano, para sa mga pasyente. Ang nakakatawa pa, class, alam niyong sinama niya dun sa list ng mga request niya? Nag-request din siya ng French, ano, French chef. Ang sosyal, no? Yung mga wounded soldiers, gusto pa ang pagkain, class, ay luto ng French chef, no? Daig ka pa. Nakatikim ka na ba ng French food? O hanggang French fries ka lang? French fries ka lang, di ba? Di ba? Ang sosyal ng mga sundalo, gusto ni Nightingale, naka-French chef pa. Ayan, class. Ginamit niya na, class, yung pera niya, class, no? Sabi niya, ay, wala to. Ayaw bigyan ng atensyon ng government, ng British government ang mga sundalo, ayaw alagaan. So, ginamit niya yung pera niya, class. Okay? Sige, class. Okay, during this time, class, doon, class, umugong yung bansag kay Florence Nightingale. Okay? Ang bansag sa kanya, class, ang tawag natin sa kanya is the lady with the lamp. Okay? Kasi nadyaryo kasi si Nightingale, eh. Habang nandoon sa ano, habang nandoon sa barracks, class, 'di ba barracks 'yon? Syempre, class, yung gera, talagang public ano 'yun eh, public news. So doon sa barracks, merong nakapirmi doon na ano, parang news anchor ganyan. Pero writer, news writer nagsusulat. Si ano siya, si William Howard Russell, class. Okay? Yung ano, ang tawag doon sa Tagalog. O basta news writer, taga-sulat ng mga balita ganyan. Okay? Anong pangalan ng diaryo nila? The Times. Pero sa ibang libro kasi nakalagay London Times. Hindi ko alam kung ano mas tama. London Times or The Times. Basta may Times siguro. Ayun, class. London Times or The Times. Dun sa librong ginamit ko, class, The Times kasi eh. Okay? But anyway, anong point, class? Etong senior writer, si William Howard Russell, lagi niyang dinadocument kung anong nangyayari sa barracks. So sulat-sulat siya, class. Sulat-sulat siya, class, ng mga events doon sa barracks. Tapos, significantly, napansin niya, class, kung anong ginagawa ni Nightingale. Okay? Tapos, ayan, class. Binansagan niya si Nightingale, the lady with the lamp, class. Okay? Ito, class, ang pinublish niya sa The Times. Ito mismo, exact words from The Times. Ito yung sinabi niya, class. Okay? The Times. Ito yung header ng dyaryo. Okay? Sabi niya, si Nightingale yung tinutukoy niya dito. She is a ministering angel, class. Without any exaggeration in this hospital, class. Diba? Angel, oh, angel. Ang tingin sa mga nurse ni ano ni William Howard Russell ay angel, ano? Okay? And as her slender form glides quietly along its corridor. Medyo fancy lang, class, kasi British, ano? Sa Tagalog, habang naglalakad siya sa corridor ng ospital, every poor fellow's face softens with gratitude at the sight of her. Alam mo, class, yung parang gusto niyong i-describe na habang naglalakad daw si Florence sa corridor, pag nakikita siya ng mga pasyente, parang nagla-lighten yung mga pasyente. Yung parang yung mukha ng mga pasyente sobrang thankful, sobra silang nagpapasalamat kay Florence Nightingale sa sobrang pag-aalaga sa kanila. So ganun siya din na-describe ni William Howard Russell.